Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kagalang-galang na congressman na nandito po ngayon. Ako po si Jenny Gliponea from Apat Dapat Productions. Ako po ay walang personal na knowledge sa pagkamatay po ni Brian Laresma. So yun lang pong mga sinasabi ng kanyang kapatid na si Adrian Laresma kung ano nakita niya nung araw na binaril ang kanyang anak, ang kapatid, sapagkat ako po ay wala doon sa pinangyarihan ng krimen. Subalit ito po ay ginalawan ng Apat Dapat Production. Nung malaman po namin na walang bypass na nangyari ayon din po sa kanyang kapatid doon sa namatay sa testigo, na wala naman pong bypass na nangyari. Pagkababa po ay binaril na yung kapatid niya. At kami po ay walang nakausap na pulis. Mga opisyal mula sa RD, HEPE at sa PD. Wala po kaming nakausap na pulis. Kaya po ito pong usaping ito ay nakarating po sa Kongreso sapagkat wala po kaming nakuha na malinaw na police report na kadalasan naman at basic sa mga media na binibigyan po kami ng police report ng mga police station kapag may mga insidente na nangyayari. At sa pagpapatuloy po, humingi po ng tulong din sa amin ang pamilya ng Laresma na pitong anak po ang naulila ng taong ito. Kaya po kami din ay nagpursigi sapagkat dun po sa hindi pakikipag-usap sa amin ng mga opisyal ng kapulisan, makikita na po na may pinagtatakpan po sila. At dito po, nag-imbestiga po kami hanggang sa lahat-lahat. Ang nakalagay po sa kanila na operation, sa lahat po ng kanilang mga documents ay 7 PM nangyari ang operasyon. Subalit, nakakuha po kami ng certification mula sa hospital na alas 7 ng gabi, dinala si Brian Laresma sa hospital at alas 7:09 ng gabi nang si Brian Laresma ay malagutan ng hininga. Paano po nangyari na ang dalawang bagay ay nangyayari sa iisang pagkakataon? Na yun din po ang concern, yung taong yun, di po ba? So, ito po ay nag-imbestiga pa rin po kami ng mas malalim pa. Hanggang sa ito po ay pinagbalakan namin na ang mga ebidensya ay aming ipunin at yun pong kung saan kami magdidemanda. Napagkasunduan po namin, kasama ang pamilya, na sa Napolcom po kami magsasampa ng demanda. Alam na alam po namin bilang media na magkakaroon po kami ng forum shopping kung kami po ay magsasampa ng demanda sa anumang pong investigation body ng mga kapulisan. Kaya alam ko po, sa Napolcom lang po kami. Subalit nung nasa Napolcom po kami, ito po ang gusto kong malaman ng ating mga kababayan, na hindi po lahat ay dapat pagtiwalaan. Hindi po lahat ng pulis ay akala mo ay tumutulong sa iyo. Dito po, napansin po namin na ganun po ang nangyari sa amin. Ngayon po, nung nandun po kami sa Napolcom, bigla pong tumawag sa amin, nalaman po na nandun kami sa Napolcom ng PIAS. Ang ginawa po nila, kasi nauna po kasi sila na mag-moto proprio investigation. So ang ginawa po nila, itong mga testigo, ipinatawag po nila. Pero hindi po nila sinabi na magpapail na pala sila ng kaso. Naging complainant po si Adrian Laresma, samantalang hindi naman po naman talaga kami doon magpa-file. At nung nasa Napolcom na po kami, sinabi po nila sa amin, through phone ni Colonel Carodan, na hindi na daw po kami pwedeng mag-file sa Napolcom sapagkat nandun na daw po ang complaint sa PIAS. So ipinaliwanag po nila sa investigador doon sa Napolcom, kaya po pumayag na po dahil nga po magkakaroon kami ng forum shopping. Sandali. What's your name? Jenny po. Jenny. So may bago mawala, no, kasi baka humaba, no. Meron kasi nasabi na ang complainant yung kapatid si Papa. Ano pangalan ng kapatid? Si Adrian Laresma.
So siya dapat yung complainant doon sa kaso ng kanyang kapatid. Opo. Ang sinasabi mo ngayon, instead na siya na mag-complain, sino na nag-complain ngayon? Hindi po. Ikalwa pa po yun. Yung dun po sa korte naman yun, ang nangyari po sa korte. Magko-complain na po si Adrian Laresma, kasama po namin yung aming abogado. Ang nangyari po, pulis po ang nag-complain sa korte. Sinamahan po kami, nakala namin, ay tinutulungan kami, yun pala po, sila po ang magiging complainant at yun pong mga ebidensya na inipo nila, hindi po yung aming ebidensya na kinalap namin para sa aming sariling depensa. Ayun pong kanilang depensa po, ang yun pong kanilang ebidensya ang ipinasok po nila sa korte. Okay, Jenny, okay. I think DPNP is allowed to file the complaint, correct? Yes, sir. What are you trying to say right now? Yung ebidensya na hawak ninyo ay hindi yun ang ebidensya na pinail ng mga polis? Opo, kasi po... Doon muna, wait. How can you be sure of that hindi yun ang pinail nila? I have the copy, sir. Anong copy yan? Yun pong copy galing sa fiscal. Is that the complaint that was filed yes, by the police? Yes, sir. And yung affidavit naman ng ano, yung affidavit ng mga complainant, yun nga andun po ba sa pinail ng mga polis? Nandun po. Nandun pala eh. Ang nangyari po kasi, yun pong affidavit na ibinig, ang ginawa nila na affidavit ay kulang po dun sa ikinwento ni Brian, ni Adrian. Ang nangyari po kasi, may kinikwento po ang testigo, ang sabi po nila, tama na yun, okay na yan. Okay. So, siyempre po, ang akala nila, tinutulungan sila. Like, pero ang katotohanan po, napapababaw yung kaso dahil hindi po nailagay yung mga talagang point na dapat ay maging... So, may example, Jenny, anong mga binawas sa mga ebidensya na sinasabi mo ninyo that nakasama doon sa affidavit ng nila Brian na hindi isinama ng ating mga kapulisan? Katulad po nung pagtutok ng baril para po umalis siya doon sa tulay. Nasa affidavit yun ni Brian? Doon po sa ginawa ng polis ay wala po yun. Can you kindly submit all the kami documents? Kami po ay nag-submit ng bagong affidavit. Wait, can you kindly submit to us the documents pertaining to what you're saying right now? Because if that is true, na binawas yung mga ebidensya na nakalagay sa affidavit ni Adrian and was not included on the filing of that case doon sa piskal, then there is something sinister on this. Because I think that will make the case much weaker and subject to dismissal. Kung ang sinasabi mo yung pagtutok, ano sinasabi mo? Pagtutok ng baril. Pagtutok po ng baril. Submit to us. Nandiyan na po. Sinabit na po namin. Nandiyan na? Can you kindly give us to... Sige, kukunin ko, then you proceed. Okay, go ahead. Yes, sir. Yun po yung sinasabi namin na... At tapos po, nung naipal naman sa korte ng polis, nung magbibigay na po ng evaluation, idadakit na po yung kaso, bigla pong nakipag-swap ang pulis. Si Adrian Laresma na po ang ginagawa nila ng complainant. So, magkakaroon pa po kami ng supplemental affidavit. Kumuha pa po kami ng bagong attorney para po magkaroon ng supplemental affidavit at the same time, yun pong kakasuhan, isa po sa dapat kasuhan, ay hindi po nila isinama doon sa isinabmit nila na complaint. Kaya po, magkakaroon pa po kami ng another na... Tanungin muna natin, sino nag-complain sa police? Anong pangalan nag-complain na police? Colonel Pronda po ang alam. Andiyan ba si Colonel Pronda? Colonel Pronda, is this true? Dahil may binawas kayo doon sa mga affidavit nila. Can you kindly introduce yourself and your position and your circumstances? Yes, sir. Good morning po. I'm Police Lieutenant Colonel Ruelito Tolentino Fronda po, former Chief Provincial Investigation Detective Management Unit po ng Batangas sa PPO. Sige, can you kindly answer the question that yung pong pagtutok ng baril ni Mitzi doon sa suspect was deleted on your final submission of complaint sa piskal. Is it true?
Hindi po totoo yun kasi yung pong statement po nila ay ang kumuha po noong kanilang statement ay atin pong FIAS. Then po, dumaan po ang sa proseso doon po sa DC-20 kung saan po ay nireview po ng ating provincial prosecutor sa katawahan po ni Attorney Ariola ng Lucena City. Yung pong lahat ng ebidensya na isinapit po namin at mga affidavits po nila. Kaya po, masasabi po natin na nireview po yon, pinabasa po sa kanila, pinaintindi. At sila po yung nag-usap. Totally po, hindi po kami pinapapasok rin ni Piskal. At isa-isa po kami kinakausap. Kaya po masasabi po natin wala pong nangyaring deletion or kung ano man doon po sa statement na binabanggit po nila. Okay. Complaint affidavit signed by Colonel Ruelito T. Pronda and Police Sergeant Anthony B. Penit. Ano pinail yung case? Murder? Murder po. Pero is this the affidavit that you signed? Can you kindly check it out? Ano? Papadala ko sa iyo, ha? Para ano tayo? Para... Can you kindly check it out? At ito yung apidapit na sinupaan sa laysay ni Adrian. Adrian, pakikindly check this out. Ha? Para at least makita natin. At least submitted nyo sa amin eh. Tingnan natin. Pakibigay mo nga sa kanila. In your complaint, di ba kayong first complainant, di ba the police? Tama? Yes, sir. In your complaint, apart ba dun sa evidence na binigay nyo is the result of the paraffin test to the deceased? Yes, sir. May ano po yun? May copy po kami. Naka-attach po lahat dun yung ebidensya. Naka-attach po. Sigurado ka? Yes, yes, sir. As part of the evidence? Yes, sir. Pero the dismiss? Wala pa po, sir, kaming nare-receive na dismissal. At, so wala pang dismissal? Wala po. Nasa under resolution po ng ating pong piskalya. Okay. So, again, RD, I'd just like to confirm it again during the last hearing. You confirmed that negative ang result dun sa paraffin test. Yes, Your Honor, based on the report of the RFU, Your Honor, yung forensic po natin na both yung suspect natin saka yung victim natin are negative sa paraffin test, Your Honor. Both the victim and the... Victim and the suspect, Your Honor. Suspects or suspect? Suspect, Your Honor. Who is the suspect? Kasi ang dami nila eh, di ba? Yung babae po, si Police Michi Perez, Your Honor. Oh, so negative siya. But in, during the previous hearing, inamin niya na binaril niya. Di ba? Yes, Your Honor. So may problema yung paraffin niyo? I may not be the right person to answer that. Kasama po natin dito yung taga RFU para ma-explain po niya baka meron na mga circumstances kung bakit nagne-negative yung paraffin test, Your Honor. Okay, go ahead, Congressman Jacob. Thank you, Mr. Chair. In the last hearing, Police Staff Sergeant Michi Perez was required to submit details of the confidential agent of the police. Mr. Laresma was also directed to submit the text communications between him and his brother Brian. Naintindihan niyo po ba yun na dapat isubmit ninyo? You were required in the last hearing o kaya hiningi ng committee na ito doon sa last hearing na isubmit po ninyo yung mga text messages between you and your brother. Si Sergeant Perez, yung details na kanyang sinasabing confidential agent. The PNP, the Batangas PNP was required also to submit the official documentation confirming the informant status as an authorized and official PNP confidential agent. Now, we also invited the following: Police Major Pete C. Malinaw, Medical Legal Officer of the Batangas Provincial Police Office, the members of the SOCO team who went to the area, and those
medical-legal personnel who conducted the paraffin or the laboratory tests on the firearms and other pieces of evidence, Mr. Chair. May I know from the COMSEC if they are present today or if these people have complied with the requirements of this committee? Your Honor, the persons invited are here. So the appropriate person who can answer the queries of the Honorable Paduano are also here. Would that be correct, R.D. Lucas? Yes, Your Honor. And who would that person be? Major Malinaw of Forensic Unit, Your Honor. Thank you. Congressman Akop, thank you so much. Congressman Paduano, now you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Now, diretso na po, can we ask the medical legal officer? Because of the findings. Good morning, Your Honor. With respect to the findings, I only conducted the autopsy examination. However, the paraffin examination can be explained further by our forensic chemist, which is present also. Is he or she present? Yes, Your Honor. Oh, please, Chairman. Yung sa forensic daw. Okay, we have invited the forensic chemist. Are they here? Can you kindly sit down and... ito here, oh. Good morning, Your Honor. I am not the forensic chemist who conducted the examination, but I am one of the forensic chemists of the regional forensic unit, sir. I am Police Lieutenant Colonel Mary Del Martinez. So are you familiar with that case and the result of that forensic examination? Yes, Your Honor. I have seen the result of the examination, sir. So? It as stated in the report, the paraffin test conducted with respect to the paraffin test conducted with respect to one police staff, Sergeant P.G.M. Perez. Chairman, could you please speak closer to the mic so that we can hear you properly? Yes, sir. The paraffin test conducted with the one police staff, Sergeant P.G.M. Perez, gave negative result to the presence of gunpowder nitrates, sir, Your Honor. And another... paraffin test conducted with respect to Brian Laresma also gave negative result for the presence of gunpowder nitrates, sir. Seven, parehong negative. But how will you explain? No, how will you explain? Because during the previous hearing, yung Perez admitted that she shoot the victim twice. Yes, Your Honor. With respect to the negative result of the paraffin, Your Honor, because paraffin is it's a corroborative evidence, so it doesn't necessarily mean that if the person gave negative result to the paraffin test, it doesn't mean that he did not fire a gun. Yeah, of course, but yes. The allegation made by Perez is that the victim shoot her first. So negative din. Tapos siya negative, but she admittedly during the previous hearing. Apo. She admitted that he indeed he shoot twice. Congressman Paduano, if I may lang, briefly in relation to what you're asking, kasi tinitingnan ko yung barrel na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung barrel? Na sinabit sa inyo? As I have said earlier, Your Honor, I was not the examiner of the... Sino pong examiner ng barrel? I-post natin nga, pinicture mo na, di ba? Can you kindly check the barrel? Kasi yung barrel, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung barrel, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? O talagang... Bakit siya walang... hindi talaga magkakaroon to ng powder burn. Kung talagang walang hammer yan. According sa binabasa ko, nakadalawang putok
si Brian ng barel. Ha? Can you kindly tell us kung itong barrel na to is hammerless or talagang walang hammer? Kaya wala siyang powder burn. Oh, yung custodian nito. Hindi ko siguro sa forensic to kasi custodian. Sino ang custodian? Sino nag-present ng evidence? Ito hindi presented to by the chief of police, si Lintang, Colonel Lintang. Nakita niyo to, itong barrel na. Yes, Your Honor. It was immediately submitted, Your Honor, to the crime lab. What we're trying to find out is tong barrel na to, kung talaga tong pinutok ni Brian, kung wala siyang hammer, paano ito puputok? Ha? Your Honor, may hammer po yung barrel. May hammer to. May hammer. So, saan na paputi hammer? Ayan o. Colonel Lintang, ha? Kitang-kita natin, walang hammer yan eh. Ano siya? Si Michi. Sergeant Michi. Ikaw yung nandoon, saka yung Soko. So, may itanong ako, Michi. Serge. So, ikaw ang unang nakita mo itong baril na to, di ba? Ano ba siya? Hammerless ha? O talagang wala siyang hammer? May hammer po, sir. May hammer? Yes, sir. So, what happened to this? Bakit, ano? Nakita niyo ba yung hammer? Yun, sir. Parang putol. Maliit lang, sir, yung hammer niya. Hindi ko alam, sir, kung putol o... So maliit lang yung kanyang parang hammer niya. Yes, sir. So naka-usli lang talaga. Yes, sir. Oh, okay. Yun yung tinatanong natin. We have to be clarified kasi kitang-kita niyo naman, no? Talagang walang hammer, paano naman 'to? Yes, oh, yes, okay. All right. So Congressman Paduano. Yeah, last point lang, Chairman. Kasi yung complaint or yung case that was submitted sa fiscal is negative sa powder burns, si Perez. Now, malaga yun. No? Of course, sa disease, wala tayong problema. Kasi ako, personally, when we ask question to Perez, medyo malinaw-linaw dun. Kasi yung distance and everything na consummate yung ano. Gusto ko may balikan yun. Now, mga possible factors, why? Kasi that will also... might influence the decision of the fiscal. Kasi negative eh. But in this hearing, inamin niya na nagpaputok siya twice. Yes, Your Honor. May mga factors po kasi na pwedeng maka-affect kung bakit pwede siyang magbigay ng negative result kahit po sabihin na or let's say nagpaputok yung tao. Isa po dun is yung kung anong klase ng firearms yung ginamit niya, is it a revolver or a pistol? So magkaiba po yun. Sa revolver po, pwedeng yung chances na yung gunpowder nitrates ay ma-embed sa pores or sa skin ng tao is malaki as compared to kung pistol po yung ginamit niya, which is less yung probability na makapag-embed siya ng gunpowder nitrates sa kanyang skin. Another po is kung yung person na nag-fire ng gun ay wearing gloves, so hindi po siya magpe-penetrate dun sa gloves, so most probably magbibigay din po siya ng negative result. Another factor ay yung pong direction ng wind. Pwede po kasi na if yung direction ng wind is towards the firer, yung chances of deposit siya ng gunpowder nitrate sa skin is possible as compared if the direction of the wind is against or papalayo doon sa firer, pwede pong hindi makapag-deposit ng gunpowder nitrates doon sa skin ng firer. So, yun po yung some of the factors that can affect or that can give a negative result po. Anong oras pa kinondak yung paraffin? Reckon from the time of the firing. Respect to Police Staff Sergeant Michi M. Perez, the paraffin was conducted at 5:10 in the afternoon of May 29, 2024 po. Kailan ba yun? 5:10? Opo, sir. Samantalang doon sa affidavit ni Adrian, 6. Yung kanyang reckoning na pangyayari is at 6:16 ng gabi. How did that happen?
Sir, sa pagkakaintindi ko po, ang incident po is nangyari on May 28 and the paraffin was conducted on May 29 at 10 p.m. in the afternoon po. The possibility na mawala na yung nitrate, lalo-lalo na kung naghugas ng bumaril ng suka, mawala na. Sir, kasi yung gunpowder nitrates po siya, that can be detected for as maximum of 72 hours or 3 days po, sir. Therefore, can we not also conclude na yung .38 caliber eh, hindi pinutok? Dahil walang hindi positive yung paraffin test? As I have said earlier, sir, a negative result cannot say or cannot conclude that the firer did not fire a gun. That is precisely the reason why I'm asking you. It is also a very big possibility that the firearm, the caliber 38, was not fired. Kaya negative yung allegedly pumutok ng baril na yon. Is it possible? It is possible po, sir. Yes, and that is precisely the reason why results of paraffin examinations are not conclusive insofar as the courts are concerned. Hindi po ba? Opo, sir. Yes. For my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag-14 years, sir, nag-14 years, sir, ng July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng encuentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa Barangay Lipahan din po, sir. Ah, doon din, sa lugar na kung saan nangyari. Sir, so, halos parehas ang pinangyarihan? No, sir, magkalayo, sir. Magkalayo? Same barangay lang, sir. Same barangay, pero magkaibang lugar. So, doon sa unang encuentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din? Yes, sir. Okay. Yung unang encuentro mo, ano, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng encounter, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang encounter mo kung saan ang tama nung victim? Opo, sir. Yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir. Armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, sir, Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, sir. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng encuentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng encuentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung yung tanong ko eh. Di ba, ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ka mo ng encuentro, di ba? So, dun sa encuentrong yun, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass, tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyon, bumunot ng baril? Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin, hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir,
Yes, pero sa dami ng bypass mo, dalawa lang ang may inkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang ano yan eh. Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mong mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang encuentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa ano eh. Sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira sa, saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga taga doon sa barangay na yon, sa Quezon, sa Chaong, eh, nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sariyaya po, sir, ako. Sariyaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumik ka doon sa lugar nyo. Na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse? Sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor? Lumapit siya sa'yo? Kano, ikaw lumapit? Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500? Yes, sir. Pagkatapos? Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. Okay. Pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? Or malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay. So, inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs? Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka niligay ko, ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya, tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung ano na pag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, ano, sir, napamura pa, sir, siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, nagbiglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Kapilitan na, sir, akong gamitin yung isot firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Ano, sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Paano siya bumunot nung nakita mo? Ganito, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, sir, sa ulo? Sa para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya binunot? Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan? Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo? Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo? Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok? Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ako lang, sir, siya pinutokan, nauna, sir, siya pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Eh, nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya? Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9mm yon. Okay. So, Mr. Chair? One last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa... Ito bang si Brian, yung victim... yung victim ba ay nasa OB ba ng drug enforcement group ng Quezon?
Sir, wala pong OB o order of battle, sir? Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watch list ba siya? Sir, hindi ko po ano dahil kesa na sir yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-unang may Copland yan. Okay. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yan, Sergeant Michi Perez? No, sir. Hindi mo alam. O di hindi ka nag-Copland. Which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba, pag magkukunta kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na co-plan. Tsaka bypass yun eh, alam. Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, correct, sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh, di dapat tinanong mo, oh, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babypass kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon? So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga nang pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, si... Alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Yung ang nakuhang po, sir, pinaka yung information po. Oh, pero pagka bypass, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. De, ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng bypass operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin, may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh. Ngayon, yung kwento doon sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si... Sige, gaano karami? Si Ferris po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams? Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, ano eh, Michi eh. Di ba? So, karami, ano, bypass din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. So, yung kwentong yan,
medyo ano yan eh, medyo alam naman na, alam mo, if I may, Congressman, I'm running out of words I just wanted to explore that issue ano, as well. Ano, kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue ng yan. Michi, kasi ano, no? Bro, sandali lang, isa lang. Kasi, babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring bypass operation. Nung kanina sinabi mo, hindi mo tandaan, pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate bypass operation? That is that was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropio, sir. Meron? Yes, sir. Pero am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Sino, anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ko lang, sir. Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo? Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan, iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation, allegedly, that was conducted. But for the meantime, I will be yielding my the time of... are you done, Congressman Barbers? Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman... Bago ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will... if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang dun sa... sagot dun sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun, sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung kwan tapos nagkabayaran at that point in time nakita mo bumunot si Brian and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin umatras ka ng 15 feet bago ka nabaril ni Brian? Alam mo iha, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet. Tapos pumutok yung si Brian ng dalawang beses tapos gumanti ka. Imposible. Iha. Paano ka maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nagdemonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo more or less 5 meters. Minonstra mo pa.
Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir. Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero sir, ano po? Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, iha eh. Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Iha. 14 years ka lang sa servisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwam mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala naman putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa eh. Dahil ginagawa yung mga coordination. Ano iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian noong nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo, gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo eh. Ikaw naman iha. Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala? Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutokan ka, bumunot ka pa from your bag, and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So, kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag, sir, bukas na, sir. Yan. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? Dalawa, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinaman mo siya? Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from, ano? More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi ko estimated lang, sir. Lang. Masyado kung sigurado, okay, sir, sa mga layo. Sabi mo rin kanina, kakaabot niya lang yung basura sa iyo, di ba? Yes, sir. So, that's arm's length. Sir, yung nung pag-abot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya eh. Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na... Ah, okay. So, tumakbo pa. Away from you or going towards you? Away from me, sir. Away from you. So he had his back turned against you. Nakatalikod. No, sir. Yung... Paano? Okay. Yung patakbo, sir, na putok eh. Patakbo? Yes, yung sir. Parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, tama? Sir. So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General Akop. Okay. Okay. Sige. Are you done? I'll give it back to you. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang? Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you were able to hit a moving person. Tama, no? More or less, sir. More hindi or ko, less. Sir, kabis, hindi ko, sir. Tansya ko lang, sir, yun. Okay, is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the fire, of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry. Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part the of the leg? The thigh. So rear part of the leg meaning the person was had his back against the person who fired the firearm. Yes, correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Were there
What can you determine from the bullet wound that where the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, what? No tattooing. There was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir. So rear, no, sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, more sir. Than 2 feet. Yes, so it could be 15 feet, it could be 20 feet. It could be, sir. Yeah. Because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun? Because he had his back turned, eh. Yes, sir. It can be presumed. That it can be presumed, correct? Yes, that there was no threat. That there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. The previous hearing, now, it was again confirmed. Eh, inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to, eh. Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na. From the NBI. Wali lang na, Mr. Chairman, na yung pagbaril nasa likod. Nasa likod yung entry sa thigh. Eh, malinaw yun, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisignaling from the very start. Now, yung iba pa mga ano, operatives, nandito ba? I will not anymore ask Perez. Kasi, yung teorya ni Chairman ako, mukhang yun. Ano nangyari dito? Yeah. Yung iba pang mga ano, mga kasamahan ni Perez, nandito ba? O, Occupy. Mitzi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to the subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Mitzi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car? Yes, sir. Anong pangalan ng sasakyang yun? Yung green? Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car? Yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Wisan andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir. PMSG Makaraig, sir. Si Juan Makaraig. Will you confirm this, Juan Makaraig, Sergeant Makaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ha? Diyan, Makaraig, ha? Okay. So, sino nasa likod nung green car? Makaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan, eh. Sino nasa likod? Ang kasama ko po ay, ang driver po, ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpio po. Saka sino pa? Ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Konsehal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras yung kasama? Nung lumakad kayo, alas 7. Ako din sa pidabit, alas 7, di ba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, follow up ako. Okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo.
Michi. Michi, will you confirm this? Na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makarahig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magbantay na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magbantay, Konsehal Dante Magbantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya pidabit ko ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ay isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapintan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi mo, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido? And at the same time, executed by Consular Magbantay. Halina, totoo dito sa dalawang to. Yung affidavit ni Magbantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, yung wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Consihal Dante Magbantay, sir. Okay, ang sabi ni Consihal Magbantay, alas 8 siya ng gabi. Pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo, or before 4:30 magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Pakaraig, ano? Yung sinasakyan, yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Pakaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang andun na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal itong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan. Ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magbantay. Pero according sa kanya, pidabit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magbantay? Hindi pa po siya kasama noong time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Eh, judicial affidavit nyo, sinabi nyo, kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito, page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Bios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Consular Dante Magbantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayun, sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh, now, anong
Ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful, ha? Again. Tanong ko kaya, no, kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Makarahig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi alam niyo yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with the... You are not familiar? Kilala, ang tanong ko, hindi ka familiar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari na sasakyan yan ay nakakuling pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako pamilya, Your Honor, sa... Yes, Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw, Major Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. Kita mo? So, this finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases. PD Marino, thank you so much. And RD Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina not to lie. Diba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, dalawang taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, Kerelitang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Babalikan kita. Punta tayo kay, ano, kay Karandang. Mr. Chief, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Lintang, ikaw ang Chief of Police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Hanamagan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command. And therefore, you're not fit to be the station commander of a PNP unit.
Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya, iho. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang bypass na operation eh. So, nung nagkaroon kayo ng bypass, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate yung kasamahan ko. Sino nag-coordinate? May tiga-PIDEA ba rito? So, you are the, what's your ano position sa PIDEA? I'm the regional director of PIDEA. So, you're the regional director? Sir. Okay. Sino nag-coordinate among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Sige, ikaw, ano, patrolman Carpio. Ikaw? Yes, sir, Honor. Kanino ka nag-coordinate? Saan? Kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend sa, po. Ano? Email, through email po, sir. Is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Eh, paano kung di nabuksan yung email? Yes, Regional Director. Yes, sir. We have duty Regional Operation Center officers so they can check all the coordination, sir. And for this operation, the station had coordinated, sir. So they had coordinated to you prior to the conduct of the bypass operation, correct? Yes, sir. They had coordinated on 18/36/28 May 2024, sir. 18/36, so that is 6:36. Yes, sir. 6:36 p.m.? Yes, sir. But 6:20, nagkaroon na ng ano eh. Nagkaroon na ng encuentro eh, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA. Yes, Your Honor. Email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka, na meron kayong bypass, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. Oh, eh, 6:36 ka nag-email eh. Diba? Eh, anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari yung insidente? 7 p.m. 7 p.m. 6:36 nag-coordinate ka sa PIDEA. Is that the standard operating procedure 30 minutes prior or 10 minutes prior to the conduct of the bypass eh dun sila nagko-coordinate? At least 1 hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi sila tumupad. Tama? It's on our record lang, sir, na it's they have coordinated on that time, sir. Yun nga eh. That's the usual excuse. Alam nyo, sa dami na rin nung naririnig natin at nakikita natin sa kwento ng ganitong mga pangyayari, diba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon, and I'm sure nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo dyan madalas, di ba? Pero hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen. Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi ang dahilan, inanlaban. Di ba? Minsan, the stories that we hear are all preposterous stories, absurd yung pagngyayari. Mukhang copy-paste lang eh. Di ba? Yung nangyari sa ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa ano. May barel, nagpaputok, makikita mo lahat ng barel, 38, napaltik. Diba? Iisa lang yun eh. There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no? Yung isang barrel, ginamit sa several bypass operation.
At lagi yun ang ebidensya, iisa lang ang serial number. Yung mga ganyang kwento, kung pwede, kumita na yan eh. Yung mga ganyang ano eh, yung mga ganyang storya eh. Yeah. You know, buhay po ang nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung ito ay isang ordinary by-bust operation lamang. Diba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers, ng ating kapulisan, ng ating PIDEA. Kasi buwis buhay din to sa kanila eh. Pero, yung mga ganitong absurd and preposterous stories, eh, sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, eh, ginagamit pa rin hanggang ngayon. Si Makaraig nandito na po to. Now, usually, in former chief of police, eh, ikaw ba ngayon na-relieve ka na? Kanel? Na-relieve na po rin. Na-relieve ka na. And during the time, who is the head? Who is the most higher officer during the time? Ikaw? Ako po. And then, yung unit. Di ba DEO sila? Nasa DEO sila? DEO? Makaraig ang... Ikaw Makaraig yung team leader doon? Yes, yes, Your Honor. Wala nang most senior sa'yo? Wala na po, sir. So, ikaw lang? Yes, sir. So, ngayon... Hindi, kasi nung nakaraan sinong kasama niyo dito, mayroon ata isa na your position was... Last time, sir, kasama din po si former COP. Si Colonel Lintang was the chief of police. Tapos ang head ng ikaw? Ng operation. Supposedly, di ba, DEO dapat may boss, may NCO to eh. Dapat, di ba, may commission officer dapat? Sino yung immediate superior nila? Your Honor, that time, Your Honor, wala pa pong commission officer na DEO kasi sinasubmit po namin yung mga pangalan na pwedeng gawing team leader ng DEU sa higher headquarters, pero wala pa po, kaya that time si Police Master Sergeant Makaraig po ang aming PD. Do you confirm this, PD? Sir, as far as I can remember, sir, the Deputy Chief of Police of San Juan before or now was the Chief DEU, but during the time of the operation he wasn't able to join since he was, I think 2 days pa lang yun sir, nung time na yon, matapos yung bagyo. So, sinamaan lasa, kaya the team was led by Makaraig during the operation. Pero meron chief DEO talaga sir na station. So, yung chief DEO during the time has no knowledge about the operation? Yes sir, hindi siya nakasama sir. And iba yung nakasama, iba yung knowledge. Is he... Yes sir, parang wala sir, wala. Wala? Wala sir. Colonel... Tama po ba? Tama yun sa... Do you confirm the statement of PD na mayroon? But of course, that was 2 days. Nagkabagyo din. Yung chief nila sa DEO, hindi nakasama. O hindi alam? Wala po talagang alam, sir. Yung, Walang alam. Pero kanina, ikaw PD, ha? Ikaw, Colonel, ha? Kanina ka pa, ha? Kanina yung tinanong kita, sabi mo walang head. Ito yung kininform ni PD, may head. Pero yung head was not there during the operation. Hindi po sir, wala pong officer na team leader sir. Team leader's operation, but they have the DEO head or chief. Wala po sir. Hey, Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na to? Mr. Chair. Mr. Sir. Yes, PD. Sir, as per my intelligence officer, Captain Go has yet to secure a vetting clearance or deputation coming from PIDEA. I correct my previous statement, sir. Thank you, sir. Okay. Ito, anyway, binigay na sa akin ni Chairman Akop, no? Kasi medyo kabisado niya, dahil more than 30 years sa servisyo. Ito, 6 and 12 lang ha, conduct of operation. Sa drugs to, ha? Napakalinaw po. All anti
illegal drug operations to be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Eh, walang commission officer. Sir, sa pagkakalam ko po, sir, preferably police commission officer, pero... No! Binasa ko lang nga eh, ba't dagdagan mo ng preferably? Are you contesting this document? This is an official document. And there's the word preferably. Eh, ito ah, sasama kita dito. Oh, linaw oh. So, this is also in violation PDA. PDA RD. Oh, this is in violation of the operation manual. Ano mo? Yes, sir. Ano yun, sir? For our PDA unit, sir, it's led by our chief. Oh, yun sa police. Yes. Part of the operation manual. Dapat may commission officer. Okay, sir. Oh. Eh, better file case against them. Para hindi lumabas na parang you're also protecting these scalawags. Oh no, Chairman, can I proceed? Kasi isayin ko lang to. Kasi, Mr. Chairman, ito yeah. Manifestation na lang. Thank you, Chairman, ako. Okay. Ito manifestation na lang, ha. So, Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly, these people, or this PNP officer, should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we never move to cite in contempt, Chairman Akop and me, because during the time, we don't have a quorum. Now, we have a quorum. Yes, Congressman Baduano, if I may, no? Before you... I will not move in certain okay, right. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong Colonel ito, yung former chief of police, is lying in front of this committee. Well, in fact, he's refuting the statement of the provincial director. That nung binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? Hey, you're lying! Hey, Mr. Chairman, yes. I will hold my bar. Yeah. Jefferson, Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Mico M. De Chavez. Asa si Mico De Chavez? Can you kindly sit here? Para ano? Diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka sa mukupo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit ng ano, di ba? Yes, sir. We will be reminding you not to to lie. Because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mong guwa si Corporal Mico De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, sir. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka, oh. Okay. I just wanted to tell you, no, that... So, dito sa affidavit mo, sinasabi mo that, yun na, nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, sir. So, lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes, at kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga, nire-remind kita eh. Dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kinoconfirm mo yung ginawa ni Mitzi. Yes, I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo, wala kayong kasalanan. This is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ano yung, ito, sinasabi, ha? Niya, ha? That, binaril, pagbaba, at walang baril si Brian. You know him. Trinidad, you know this guy. You know him very well. Go ahead. Pakilakas lang ng konti. Pinaanap ko po siya. Tapos, nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotse mo ng plaka. Una tuloy.
Tapos, dito po, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan. Eh, yung bigla na lang pong pinarin, sugalan. Narinig ko po, sa misino po yung kapatid. Bakit mo binarin ang kapatid ko? Bakit mo binarin ang kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Eh di, ako naman po, sa sobrang ano, hindi ako naman po, eh, tumuli na po sa aking lakad. Wala po ako nakitang baril ng gayan, at wala rin, yun pong taong yun, hindi po, mabait po yung taong yun, hindi po, ano, sa kapwa, hindi ako marunong manlaman sa kapwa, wala po, yun yung napakabait po ng batang yun. Wala pong armas, hindi po nag-armas po yun. Sergeant Jefferson, kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong Franklin. Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Michi, binaril niya agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo. We know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magta-testify dito against you? Ha? Tawagin natin. We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga kasama kayo, magkakasama kayo ngayon. Time will come. Maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila eh. Para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga? Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal. Corporal Chavez. You are under oath. So, saan nyo ginawa itong apidabit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente? Yes. 7:30 PM po, Sir Ray. Tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Makaraig. So, alas 6 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad? Magkasama na kayo? Ha? That day, kasi si Trinidad andun sa ano, sa crime scene, eh? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez, paninindigan mo rin, nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo, sige. Carpio, ay Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka? Yes, po. At kung may magpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka? Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning, po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car? O sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay, sinong kalapit mo dun? Sa, bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo dun? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay? Yes, Your Honor. Okay. Si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge, ha? Kalapit mo sila doon? Yes, Your Honor. Kalapit mo? Yes, Your Honor. Okay, sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes, po, Your Honor.
Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan. Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM, andun na sila sa area. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi, saka si Makaraig, at yung sa green car na nauna, nakasakay si Trinidad, si Carpio La Rosa at Atsang Asset. At ito naman, yung kapatid ni Trinidad na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, Tigel! Hindi natin nakita. Yan si Franklin Panking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes, correct. Sige, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18, dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya, binaril si Brian Laresma nung bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi, Jefferson, at mamaya kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Kakalungkot talaga magsisinungaling kayo ng todo para... Depensya nila yan. Yeah, we know. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, La Rosa, si Carpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Maniwala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya. Nag-lunch pa siya kay Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? I-meet ko yung kapatid ko eh. And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niya to. Kaya ano rin si Makaraig sa kasi ano? Michi Perez. Pero kayong tatlo, sayang kayo. Duo.